Hello mga boss, good day. Welcome na naman uli sa ating channel. Ito na naman ang inyong kuya para magbahagi ng panibago na namang kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito, napaka-importante po, no? Ito po yung tinatawag na civil engineering basic terms. Yan po yung mga katawagan na dito sa construction. Mga salita po na napaka-importante pong malaman natin, no, dito sa construction. Kagaya po ng mga nagtatrabaho sa construction, mga estudyante, mga gustong matuto, no, tungkol dito sa civil engineering basic. Napaka-importante po ng video natin ito. Kasi po pag nasa construction tayo, kailangan po alam natin yung mga salitang 'yan, no. Mga salita po na dapat nating malaman sa bakal, no, sa mga materyales, no, sa mga konkreto at sa mga design, no. Dapat po nating malaman 'yan na didiscuss ko po dito sa videong ito step by step, no. Kaya dapat niyo pong panoorin magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Marami po kayong matututunan na sa video nating ito. Ang una po nating basic term, no, na pag-uusapan ay ang tungkol dito sa wall footing rebars na temperature bar, no. Pag sinabi pong temperature bar dito po sa bakal na nakikita nyo rito sa wall footing, ito pong mahabang ito. Ito po yung tinatawag na temperature bar, no. Kasi po yung iba napapagkamalan na itong mahabang bakal na ito sa wall footing, kagaya po nito, no, na nakikita natin. Yung mahaba po na yan, nakala nila yan po yung main bar, no. Actually, yan po yung temperature bar, no. Yun naman pong wall footing rebars na tinatawag na main bar, yung pong maliliit na yan, no, yung nasa ilalim, no. Yan po yung main bar sa wall footing. Actually, minsan po may hook yan. Meron pong hook length, no. Ang tawag po dyan, hook, no. Meron po akong isang video tungkol sa pagkuha ng hook na yan. Sana po panoorin nyo. Kaya dito, ang main bar po, ito pong maliliit na bakal na nasa ilalim. May spacing po yan na nakalagay, standard po yan. Yung temperature bar po, yung pong mahaba po na bakal na ito na nasa ibabaw. Tinatali po yung dalawang yan ng tie wire. O, ito po yung salitang tie wire, alambre po yan na number 16 GI wire ang ginagamit sa pagtali po ng mga bakal. So ngayon na nalinawan na po kayo, no, na yung temperature bar ay yung mahabang bakal sa wall footing, no. Yung main bar po ay yung maliit, no, na may hook. Minsan po may hook 'yan. Gaya po ng nakita nyo kanina dito, yung maliit na bakal na nasa ilalim na may hook, 'yan po yung main bar, no. Ang pinantatali po diyan, ang tawag po diyan tie wire o yung alambre, no, na number 16 na GI wire po 'yan. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod nating topic mga boss, no, yung tinatawag na rebars o reinforcing bars sa lapping length, no. Pag sinabing lapping length mga boss, no, pag pinagdikit yung dalawang bakal, no, bali magkakaroon ng distansya yan na sa dalawa, no, pinagdikit. Ang tawag po diyan lap length or yung lapping length, no. Tinatali po yan ng number 16 GI wire na tie wire o yung alambre, no. Yan po yung lapping length. Meron pong lapping length tayo, no, sa mga footing, no. Wall footing sa biga, no. Sa poste meron din tayo, no. Sa slab meron din tayo. Yung distansya po niyan na diniskas ko po sa isang video, no, kung paano kunin yung mga distansya niyan. Sana po panoorin nyo po yung tungkol dun sa lapping length. Kaya pag sinabi nilang lap length, alam nyo na po ngayon, no? Yan po yung pinagdugtong na bakal, no, na tinali ng alambre. Yung pong distansya niya, no? Ngayon, pag-usapan na rin po natin yung clear length, no? Kunwari, itong clear length ng dalawang poste. Bali, yung loob na surface ng poste tsaka yung loob na surface ng poste sa kabila, ang tawag po dyan, bali clear length, no? Kasi kung sa dulo, sa gitna, yan po yung center to center, dito po sa loob ang basa niyan, no?
loob nitong posting ito tsaka loob nitong posting sa kabila, clear length po yan ang tawag, no? Or ang tawag ng iba dyan na clear span. Ayan po, no? Dalawa yung na-discuss natin dito, yung lapping length tsaka yung clear length, no? Yung pong hook na yon, hook length po yon, no? Meron akong mga video niyan, sana po panoorin nyo yung mga video yon. Bago tayo pumunta sa next topic, mga boss, no? Sana po pakipindot nyo lang yung like sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating channel, no? Pakipindot yung subscribe, notification bell, no? Kung may time kayo, share yung video. Ang mix ni Kuya pa YouTube channel po, may playlist videos yan. Ito po yung mga yon, sana po panoorin nyo. Maraming salamat, mga boss, no? Ang susunod na mga salitang pag-aaralan natin na mga boss, no? Yung term na transverse bar, no? Pag sinabing transverse bar, ito po yung sa poste, ito po yung lateral ties. Ito, no? Sa biga naman po, stirrups ang tawag doon, no? Yan pong may nakatali na yan sa mahaba nating bakal, no? Yan po yung lateral ties o yung tinatawag na transverse bar, no? Or transverse reinforcement, no? Kaya ngayon, alam nyo na yung palang lateral ties, tinatawag na transverse bar, no? Yun namang longitudinal bar or longitudinal reinforcement, ito pong mahabang bakal na yan. Kaya nga tinawag nilang longitudinal dahil pahaba, no? Yan po yung main bar sa poste, no? Ayan po, no? Bali, pag sinabi ng longitudinal bar, ito po pala yung main bar ng poste, no? Yun naman pong LD ng poste, ayun, yung pa-bend na yon, no? Or yung development length ang tawag po dyan. Kaya pag sinabi sa inyo na LD, ayan po yung development length, yung bend po na yan, no? Merong LD rin sa biga na na-discuss ko na sa previous video, meron ding LD dito sa poste, no? Ang minimum LD po nyan or development length sa poste, 16 dB yung haba po nyan or 300 mm din, no? Kung alin yung mas mataas sa dalawa, yun yung gagamitin yung minimum na haba nitong bend na ito na LD. Ayun, no? Ngayon alam nyo na yung LD at saka yung transverse bar at saka longitudinal bar, no? Meron akong isang video, no? Panoorin nyo po yung mga video yung tungkol sa transverse bar, detalyado pong diniscuss doon, tsaka dito sa LD kung paano po computin yung 16 dB. Ngayon, discuss din po natin yung rebar diameter, no? Pag sinabing rebar diameter or diameter ng bakal, ito pong taba ng bakal natin, no? Yung taba ng main bar natin, ito 16 mm po yan na karaniwang ginagamit, no? Pag binebend po nila yung minamanual nilang bend, no? Karamihan sa bahay, 16 mm po ang ginagamit. Ayun, no? Yung taba po yan. Ayun, no? Yung nakikita nyo po sa picture. Magmula rito hanggang doon, yung pong taba niyan. Yun po yung diameter. Sa bakal naman po, may mga diameter tayo. 6 mm, 8 mm, no? Sa construction. Usually, sa mga transverse bar, ang ginagamit dyan is 10 mm, no? 10 mm. 12 mm. Ayun, yung dalawang yan. 16 mm naman po sa main bar natin. O yung nakikita natin yan, pataas, no? Sa main bar, no? Tapos sa may 20 mm, 25 mm, 28 mm, 30, 32, 36, 40, hanggang 50. Minsan may mga mataas pa po, no? Yan po yung tinatawag na diameter ng bakal, no? Okay, ang susunod na salita po nating aalamin, no? Unahin na po natin yung CHB. Pag sinabi po sa site na kunin nyo yung CHB, so ibig sabihin, concrete hollow block po yan, no? Ayan po, no? Pag sinabi naman pong horizontal bar sa CHB, no? Sa CHB laying, ito po yung nakahigang bakal na yon. Ayan po, no? Pag sinabi naman pong vertical bar, yan po yung vertical bar po ng hollow block, yung nakatayong bakal na yan. Ayan po, no? Ayan po yung tinatawag na CHB hollow block, yung concrete hollow block, yung pong vertical bar ay yung nakatayo, and then yung horizontal bar po ay yung nakahiga. Ayan po. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Okay, so dito po sa susunod na topic natin, no, sa dito po sa bakal ng slab, no.
Bali, ang basic terms po natin na pag-uusapan dito, yung tinatawag na distribution bar at saka yung main bar, no? At saka yung extra top bar, no? Bali, dito pong, ito pong main bar, no? Bali, yung pong bakal na nasa ilalim. Bali, alternates yan na mga boss sa slab, no? Straight bar at saka yung bend bar na yan, no? Yan na main bar ang tawag dyan, no? Yung basta yung main bar sa slab eh yung nasa ilalim, no? Ngayon na yun namang nasa taas sa mga boss, no? Ang tawag diyan is distribution bar. Or dito sa atin ang tinatawag diyan, bali temperature bar. Kaya pag narinig nyo sa construction, no, sa site yung distribution bar, bali temperature bar din 'yan, no? At saka yung main bar naman yung nasa ilalim na bakal sa slab, no? Kung slab ang rebars na pinag-uusapan, no? Ngayon na idagdag ko na mga boss yung naka-bend na bakal na ito sa slab, no? Ang tawag diyan is crank bar. Ayun, no? Meron ding crank bar sa biga, no? Bali ang length niyan, meron na akong isang video mga boss, no, kung paano kinuha yung 1.42D. Ayun, no? Ang haba niyan. Sana panoorin niyo yung isang video ko na yon, no? Na-compute natin may formula 1.42D kung paano nakuha yon. Ang ginagamit po kasi ng iba 0.42D na mali po 'yon, no? 1.42D po 'yon. Yung crank na 'yon, yung haba po ng naka-slant na bakal na 'yon. Sana po panoorin niyo yung video natin. Meron ding bakal 'yan, boss, no? Yung nasa taas sa gilid ng mga 'yan, extra top bar 'yan, no? Ayun, sa slab. Meron akong mga video niyan, boss, no? Kung ano yung difference nung main bar sa temperature bar. At saka meron din akong one-way slab, two-way slab. Panoorin nyo yung video na yon mga boss, no? Okay, punta na tayo sa huling ano natin, no, topic. Dito mga boss, pag-uusapan natin yung madalas nyong makita, no? Yung MPa. Ang tawag dyan is megapascal, no? Newton per millimeter square yan, no? Hindi lang nailagay yung 2 doon, no? Ayun, kaya pag nakita nyo mga boss yung MPa, megapascal, no? Bali, pag megapascal, ibig sabihin yan, Newton per millimeter square. Ayun yan. Bali, compressive strength yan, boss, no? Ng concrete, may topic din tayo rito, isang video yon. Sana po panoorin nyo yung grades ng concrete, concrete mixture, meron po akong isang video niyan, panoorin niyo po, no? Compressive strength 'yan, Newton per millimeter square, no? Kaya pag nakita niyo yung MPa, megapascal po 'yan. Meron akong isang video nitong mga mixture na ito magmula sa M5, no, pataas. Sana po panoorin niyo para matutunan niyo yung cement, sand and gravel mixture. Okay, ayun lang mga boss, no. I-shout out ko pala bago tayo mag-exit si Ate GTB. Sana po panoorin niyo yung magandang channel na 'yan. Sana po pakipindot niyo lang pala, no, yung like, subscribe, no, tsaka yung notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.